akong i-record niya. Okay. Again, good morning. Ready na mo sa mga kuha ninyo, ta tech pens, A4 ng paper ninyo ba? Okay, maghanoy. Okay, I hope no nga all of you or at least most of you andam na sa ilang mga tech pens kay mag-start ang submit of plates next week. So technical lettering, so what comes to mind when we talk about like technical lettering, no? So basically mura yun ni ang kana mga text sa atong plans, no? So atong i-discuss diri kung unsa ang mga standards nato, no, sa mga about sa mga text height sa atong mga kuan sa plan o buta, no? Sorry. Okay. Okay. So technical lettering is the process of forming letters, numerals, and other characters in technical drawing. So as you can see, sa atong kini na sa picture, no? Unsa may maingon na nimo ni ang proper way ba sa technical lettering? Oh, kinsay makakuan kung para ninyo lang nga wala kayo kibawon sa yun ang technical lettering. Can you say nga mo na niya technical lettering, mo na yung proper way of kuan doing technical lettering? Kinsay makakuan? Hello? Ano agad? Sige. So no, para kuan lang, this is not the right way of technical lettering, no? So as you can see, na yung mga guidelines. So guidelines, pero na maklaro man po siguro nga dili kayo ingon nga proper siya. Makita ninyo ang spacing niya, yung mga letters, kay murag dili kayo ingon nga tarong. So in this kanang course or phase sa atong kana subject, ani na to makatuon na unsa unang proper way para sa paggama ninyo plans pohon as civil engineers. Ko ana kibaw na mo unsay sakto buhaton when it comes to text sa atong mga plans. Okay, so the lettering on engineering drawings, this is used to describe or provide detailed specifications for an object, no? So example na kay plano nga column or usa ka balay. So unsa man pagkibaw nga kanang balay nga kana ang gigamit niya kay unsa nga type of roofing, no? So pag specify na, so dili merely kana mga images or unsa ang ipakita, kailangan to describe na to, no, og words. So ana mosud ang technical lettering. So dili ta ingon nga magpataka og butang og unsa angay nga kanang kadakpon sa letter, unsang ang font style lang atong ibutang ana, unsa man dapat natay proper standard ana, no? And lettering should be legible and uniform. Okay, so usa na kap sa mga pinaka importante nga atong hemduma, no, nga dapat ang ikaw makasabot ka sa imong gipangsuwat samot na ang atong kliyente, no, kay sila man atong purpose nga makasabot ana, samot na ang atong mga foreman, samot na ang atong mga laborers makasabot sa plano when it comes samot na sa mga technical lettering. So karon siguro dili na kayo lisod ni, dili na kayo hassle kay kuan naman ta, di ba, nanam ta sa more golden age of building plans, kay nanam tay mga AutoCAD, natay mga automatic nga mudo sa atong technical drafting sa atong plano. So sa una panahon nga magmano-mano pa tako kaning impact ng technical lettering, ani magpanindutay ang mga architects, ani magpanindutay ang mga draftsman sa ilang plano, ani daugon sa technical lettering. Okay, technical lettering uses Gothic sans serif script nga font. Okay, this also formed by series of short strokes, no? So dili pinakatay ang atong technical, dapat nga kanang kini nga font size and all capital letters na mo na ang sigig button to sa plans. Gawas na lang kung mga dimensioning. So here is the appropriate lettering height, no, for para sa atong mga plans.
So last topic kay nagisgot na matag planning of sheets. So I think kibaw na mo unsay A0 paper, A1 paper, A2 paper, A3 paper or A4 paper. So can anyone tell me what is the relationship within of an A1 paper and an A2 paper, or an A2 paper and A3 paper, or any paper nga succeed sunod niya nga numbering? Sa'yo makatubag. We'll give additional points, of course, sa makatubag, no? Please. Okay, John, Rafael, Lord, Grace, kasi mo hand. Can you answer this? A1 sir, katunga sa A0, ang A2 sa A1, A3 katunga sa A2, ang A4 katunga sa A3. Okay, very good, Mr. Lord. Wait, set the plus points down. Okay, so that was well explained. No, sakto kayo. So sa ato mga sheet size, A0 is the biggest paper nga naani. So ang A0, as what Mr. Lord said, is half an sa A1. A2 kay times 2 sa A3. Okay, so ilalahin na siya kay dako man kayong papel na. So mo matter gid pod ani ang unsa ang font size ni mani. So the bigger your paper, the bigger your font size pod. So na ay mag standard lang. So you can always have your own standard, pero para nako mo yung visual pleasing, yun mo yung tigamit nga standard pod nila. So wala gyud ingon nga law or unsa rule, pero more rule of thumb lang ba ngani ang gamito, ngani lang gamiton nga font height, no? So ang character height na to, which is measured in mm, no, millimeters, no. So the title of drawing and drawing numbers would have an 8 mm text height for an A0 paper. For an A1 to A4 paper, kasagaran usually it has a 6 mm text height. Okay, so subtitles, headings, views and section designation, usually for an A0 paper, 6 mm ang atong text height ana. For an A4 paper, 3 mm ang atong text height ana. And for the general notes, material list dimensions, 3 mm text height ana sa tanana. Okay, for para atong atong yung mga kuana, no, ma visualize og unsa ang kibasabot ani, maghatag ko og sample sa usa ka building plan or isa ka plano. Okay. Okay. No, so this plan is for a precast concrete curb and gutter. Maklaro ninyo class ang nasa screen. Hello. Klaro ninyo no, nasa AutoCAD drawing siya. Nga na yung plano usa ka concrete gutter. Hanap ganun na, igamay no? Asa, kabasin kana, okay na? Okay. So, muna yung ipasabot no? Sa unsa yung importance sa usa ka text height. So, para nako lang, kana this type of plan, kana murag wala kayo gisunod niya ang katong gipasabot na to nga Gothic sans serif nga text font nga gamiton. So usually kana ang tigamit yun sa technical drafting, pero sa AutoCAD pwede lang at least nga yun mag uniform na ka ba. So usa ka plan mo, dapat usa lang imong font style ana, usa lang ang agi ana. Okay, bisag kana lang atong murag standard basis lang ato, pero mo ni ang atong gamit sa atong mga technical lettering. Again, kini kay AutoCAD naman. So, dili na kayo problema ang technical lettering dili. Kaya manuman, dito naman type ka, computer ni muda sa imong agi. Ano. Pero again, balik lang ta sa sinuunang panahon para ma-appreciate na tupod ang mga CAD. Okay? Mga computer-aided designs. Okay, so muna yung sample sa Osaka. Design sa Osaka, concrete curb and gutter. So, very important no, ang itong mga text. Ano. So, naadyo standard o unsa kadak alang kay para uniform ang tanawon na sa atong plano. So para ma-distinguish po nimo ang hintahay ang atong subtitle or heading or section designations, naapod na siya different ang iyang sizes para makita nimo diferensya po niya.
Okay, nakasabot ra mo so far, class. Hello? Okay, ang screen na nabasa ka tong nibalik sa atong presentation. Balik na no? Okay, thank you. So, atong tanawon sa ubos pod, for an A0 paper, again, 8mm ang text height, no? So, dako-dako gud siya. Then, 6mm nga ang mga subtitles, headings, and views, 6mm ang text height. Then, ang atong journal notes nga nasa 3mm ang text height. So, ay lang mo wonder nga nung 3mm gud, o nga nung 6mm gud, o nga 8mm gud. Kay, mura ba nga, ang 3mm text height gud, kung naana sa papel na, dali rin abasahon siya. No, mo na yung murag, kung murag, kaya na, kung naaran sa itong mga kamot ang plano, nasa table ang plano, we are like standing siguro, or even sitting, watching, kanang viewing the plan, maklaro yun na ang 3mm na text height na. No? So you can at least, siguro ang pinaka-least nga text height, siguro 2.5mm lang, makita na siya nga gatindog ka. Okay? So, mo na nga ang reason yun nga nung na-text height nga 3mm, nga nung 2.5. Kana standing ka gatindog ka ang gatanaw sa plano galingkod nga ka nga gatanaw sa plano klaro na siya especially ang smallest font size nimo. Okay, klaro ra class nganong 3mm nganong ngana klaro no? Okay, thank you. So next is ang dimensioning of letters. No, so there is also an appropriate dimension sa atong mga lettering. So unsay space ana, unsay mga kanang sa iyang guidelines, no? Sa spacing between words, spacing between letters. Mo na ang atong i takwala ni. So when we talk about dimensioning of letters, naani murag daghang characteristics, no? So makita ra man pod, as you can see, ang drawing below or ang illustration below na yung mga lettering guides, no? Na A, B, D, E, H, G, ano ang C. But anyways, mo na sila ang parameters na to. So when we talk about the spacing between characters or spacing between the letters, mo na parameter A. Ang kasagaran ng ratio ana kay 2:10 sa text height, no? So when you have a sorry. Sakto ba ni? Palagi. So when you have a 3mm nga text height, no? Makita na to above, no? Kini above aning column na for a 3mm text height ni siya. Then for a 6mm text height. Okay, sabot ra class. Now for a 3mm text height, ang spacing between characters ana kay 0.6mm. Okay, mo na ang more standard yun. So dili kayo dako, dili kayo taas pod ang atong dili kayo dako, dili kayo gamay ang atong spacing ana. So na kay proper spacing ana. Okay, para nga dili para mga ma-sure ka nga dili na kanang dimension kintay mabungkag nimo, maklaro jud na siya nga one word na siya. Ana. Muna pasabot lang ani nila. So ang guideline spacing pod again sorry this kana bitong gabantay mo ning lines nga murag naa sa between ana nila ang letters. Mo na nga tong guidelines class. So ang guidelines is very important kay mo man ni ang make sure kang straight ang imong agi or straight ang imong lettering, straight ang imong pagsuwat. Okay, mo na ang importance sa guidelines pod. Mas nindot imong agi kung naagi kay guidelines. So a drafter always uses guidelines jud when they write. Okay, so when the guideline spacing should be 1.2 for a 3mm text height and 2.4 for a 6mm text height or 4:10 ang ratio. Okay, mo ni siya no ang guideline spacing kini siya. Okay, yes, this can be. Okay. Next is ang atong minimum spacing of guys. Klaro ba class? Ang kuan, ang drawing, sorry. Sorry. Atong i-zoom. No? Ibang ko zoom. Zoom. Ayay.
Okay, maklaro ra ang atong A og B. Ang A kaya mo na ang class, maklaro ra man no? Ganina kaysa ganina. Okay, so again ang A at ang atong spacing sa between letters, then ang atong B is spacing between guidelines, no? So mo ni ang B na to no, ang mo ni ang mga guidelines. Again ang mga guidelines kining straight lines. Ini siya. Okay. Ang atong B mo nang spacing sa atong guidelines. So natay again standard lang or murag standard lang kay para murag makaingon ta nga visually pleasing bitaw siya tod. Na lang. Okay. Next is minimum spacing of base characters. Ang atong B. Ay sorry, ang atong G nga guidelines kay ang atong guideline spacing kay G, sorry ha. Money din niya. Money siya. Money G. And ang base characters money siya. No, or base or bottom sa characters ba? Mo na ang B. So when we have a 3mm text height, 4.2 ang iyang spacing between base of characters or bottom sa atong letters. Okay? So when we have this minimum spacing between words for na nasa E or 1.8 kung 3mm, then 6mm height 3.6 or 6 over 10 sa atong height ratio. Ano yung thickness sa atong drawing, 0.3 or 0.6. No? So 0.3mm sa ang thickness nga gamito na to kung ball pen or tech pen, kung nasa 3mm ang atong text height, kung 6mm ang text height na to, medyo baga-baga na siya na nasa mga 0.6mm ang atong gamiton. Okay? So let us be mindful sa atong note nga nasa obos, no? So the spacing between two characters may be reduced if it gives a better visual effect, as for example ang LA o TV, no? No? And then ang overlap case of say LT and TA or etc. And the space is increased. The space for this is increased for letters with adjoining stems. So example, kanang LA na no, makita na to, no? So kung LA dili pud kayo pre na to na pagamay ng spacing ana. Kaya mura mo man ang case sa Osaka overlap ba ni siya? Plus, yes, overlap characters ni siya. Okay, so overlap case makita na to nga kung ato pun pala ipalayo ni siya dako kayo gap na bitaw ni sa taas. So pwede ra nga malesen gamay na to ang spacing niya or kining atong ginatawag nga spacing between characters. Pero sa adjoining stems pud nga medyo kining like kining N og I bitaw. Sorry. Like kini no. Ang N og I ato pong padak-an ang spacing ana or ang MB atong padak-an ang spacing nga nagamay. Kay para nga dili mo mublat siya or mas separate gyud. Iuban mo usay ani kay magsumpay na hapit ang M ang B bitaw og M. So dapat kung ana siya ang adjoining stems or kana magtapad bitaw murag kana murag kaon sa characters. No, mo na mga adjoining stems. Dapat mutangan nimo og kanang extra space gamay. So dapat na gyud ani kay bawo kamo estimate no kung sa visually pleasing og dili. So though there are standards and there is always an exception ana. Unya na jud nga mo sana mo pagawas yun ani ang aesthetics para nimo or ang kanindot nga para nimo ang plano. Okay, so next let's have a lettering tip. No, tip number one, horizontal lines of the letters are drawn from left to right. No, so when you write left to right ang pagsuwat nimo, especially sa horizontal letters. So murag pinabadlis ka o pinapa straight ba o so manifold. Mag-paint ko ha. Okay, ang pasabot to gina ng left to right class. Okay, so makita ninyo ang kuha na ang cursor, makita ninyo ang nasa paint nga apta. Okay, so ang sana yung pasabot niya. Okay, lettering tip number one, no?
horizontal lines of the letters are drawn from left to right. So basically, example, mo draw ta o letter T. So left to right ang horizontal. Kung kibaw mo tanong, si horizontal o vertical. So horizontal, basi na yung maglibog din nyo. Horizontal, H man, higda na siya. So mura na siya o maghigda ang mga letter nyo mo. Ang mga character, so mga, muna ang mga horizontal lines na siya higda. Ang vertical lines po, varog V. So muna ang mga straight na siya. So at least mga natay idea. Basi na yung naglibog din yung kung sa horizontal o vertical. No? Basta when we talk about horizontal lines, these are drawn from left to right. So left to right. Left to right, left to right. Now vertical and incline, vertical, inclined, and curved lines, top to bottom ang pagsuwat niya. So top to bottom. When inclined po niya, top to bottom. Kung curved siya, example, letter C, top to bottom gapon. So dili, bad practice na kung mag bottom to top kasi mo letter C, or gana ba? Okay, kasabot rin mo sa kong pasabot class. Okay, very good. Lettering tip number 2, no? Lettering endurance should be in uppercase. So, ako na-mention naman yung ganina, di ba? So, pero gawas sa mga lower, ang lowercase letters lang good, these are used for abbreviations like mm or millimeter, like cm or centimeter. So, mga abbreviations, pwede rin ka magamit og lowercase letters. Ana. Pero sa technical lettering good, as you can see sa example ganina, bitaw, di ba? Capital letter, tanan. So muna dapat ang atong buhaton sa technical lettering. So kanang mga kanang gaanad ninyo mga small letter gyud ang tigamit or kanang I suggest nga mag-cut-on pud mo og capital letter tanan kay mo gyud na gamit ton sa atong mga building plans pohon. Okay? Then tip number 3, after lettering has been completed, the guidelines are not erased. So naagi po ng guidelines, kay ang guidelines class kay medyo nipis ra man. Ang guidelines sa ato ang gamiton man sa atong mga klase or sa atong mga plates kay mga pencil man, no? So pwede ra nga di siya ma-erase. Okay, moving on, ang atong screen ba nakita ang atong presentation tanan? So wala ning hang atong screen class, no? Okay, very good. So these are common lettering errors, no? Mga itong ipakita po. First guy, letters are not in uniform style. So makita klaro na to, ano? Nga mura pang jujemon kayo nga pag letter niya. So above, lagi kini siya dili sa lalahi ang style niya ba, so makita na to sa especially sa nasa ubos, no? Murag ano tong mag text pero sa una nga murag kuan pa lagi mga digit type nga text pero ngani na siya. So dapat uniform ang style nimo. So kung area limo text height, area na tanan kung sa to ganina gothic ang imong text height or font style gothic na tanan. Okay, nasabot na to class so far. Okay pala yung mudiha, pinapamahaw pa pala ba? Basi na unang atog mo, unsa. Ay, pure listening. Next is, ang mga letters na to are not uniform mga itong height sa itong letters. So magkita na to na, nga, murag money ang usually mahitabo kung kay guidelines, no? So ay mga letters kay dili uniform ay ang height. So magkita na to nga murag galupad-lupad, murag na murag dili inline ang iyang mga lettering ba. Okay, next is letters are not uniformly vertical or inclined. So murag nahiwi siyo na pagsuwat or unsa, so dapat dili ingana ang atong pagsuwat. Class, excuse karyot ha, kaya murag na okay, kitawag ko karyot kaya kasa sorry. Meh! Thank you.
Hello class. Napa mo dia? Sorry for that. Hello. Okay, pata dia? Okay, very good. Asa na ganita? Okay, no? Okay. So, nasabot rin mo ito, no? Unsay pasabot aning vertical incline. So, dapat lang yun nga straight lang itong pagsuwat. Huwag ka gahiwi, huwag ko ga unsa ba na. Okay? Next, kay ang letters are not uniform in thickness of stroke. So, mo ni ang dapat imduman na ito, no? Unsa ang pagsuwat gamit ang usa ka tech pen. So, dapat upright siya. Kay para dili mo blot siya, dili kay munipis siya. So, murag na, uniform ang iyang thickness ang strokes. Okay? Next is, ang areas between letters are not in uniform. So, muna yung kapasabot, nga naki proper spacing. So, bisag kita man siguro, no? Nga bisag wala pa mag-swag, tag-tag-tag-tag, makibaw mo, nga sayop na siya. Nang mag na naki judgment, ano ba nga daan? Nga murag, sayop man, eh? Murag dugol naman kayo ang I og M. Dugol naman kayo ang E og S. Lagyo raman ang T og E. Diba, makita na ba ninyo na ang nga judgment class? Hello? Okay, so with that, gani, so pwede na mo nga magsugod na mo teknolakirin. Another lettering error is, gani, kanang poor lettering forms. No? So, naay proper form good sa ato mga letters. Naay form, ang proper letter E na to, naay tarong nga form ang letter R, ang S. Bisang kita po, yapon na man, gitudlo man ito, bata pa ta, grade 1 pa ta, or bisang kinder pa ta, gitudloan naman taan yung proper forms sa itong mga letters. No? So, kumpensa kay ko ninyo nga, kibawa naman na, kay gatubo ta nga, nagsuwat, di ba? So, next is, strokes are too thin. No? Mone kung atong gamiton kay dili tech pen, or kana mga normal ball pens ang atong gamiton. So, a tendency gira na, kay manipis sa kayo ang inyong mga fonts. Okay? Apoy uban nga, ang atong strokes are way too heavy or kanang ang imong tech pen nga gigamit magara, no? So mao po na ang dili unta kayo buhaton nato, no? So naay again natay font, di ba, natay ganang standard nga ballpen gamiton, natay standard nga thickness gamiton. So ganito, una ta sa 3mm nga text height, 0.3 ang atong thickness nga height. Kung 6mm nga text height, 0.6 ang atong gamiton nga ballpen or nga tech pen. Next, letters should be blacker. No, muna kasagaran po kintahay pencil lang atong gamiton. Mito, kana bang wala na natahal na itong tarong, kana murag habo, kana dili na sharp ang atong pencil. So, talhan na itong balik kaya para nga murag may tumitom ang atong mga letters. Okay? Okay, sorry. So, klaro na class ang atong mga common lettering errors ba? Okay, very good. So next is ang forming the letters. So knowing the proper order of strokes would make the execution for each letter easier. No? Klaro mo dyan po siguro niyo, no? So all strokes are made downward or from left to right and there are no upward strokes. So makita nito ni ang B. So musugod ka sa B, downward or na. No? Naman ni kada kintay mo ni akin mga letters mo ni nga mo suggest nga naay downward stroking. No? So downward strokes mo ni ang mga letters nga naay na diha. Ang mga left to right strokes mo ni nga horizontal, ang A to B, ang A na may di ba na horizontal stroke, ang B na horizontal stroke, ang D na horizontal stroke gamay, ang E, F, G, blah blah blah. Mo na sila ang naay vertical strokes. Ang mga inclined yung mga strokes mo ni ang mga letters nga tumbuhatan ana. Yan ang mga curved strokes mo ni ang atong buhatan. So makita na to yun na from top to bottom ang iyong pagdraw, no? From left to right ang pagbuhat sa atong mga letters. Okay, and of course ang S kay mo ni ang pinaka kuan unique nila tanan. Okay? So here are the stroking, no, para sa atong mga Gothic letters. Okay, so as I've mentioned before, Gothic ang atong font style. So Gothic letter mo ni ang pag ang proper way to stroke. So kita mo siguro ta, no? Yung example sa letter A natay numbers and ang stroking niya. Maklaro ba ninyo for the letter A? So kibo bisan pa si tanawon no ta, sure ko makasabot na mo sa button ani. So ang first stroking from ang incline stroke ang atong unahon sa A. Diba? Number 1. Then 2. Kine. Diba?
then 3. So atong example, no? Atong example sa atong paint. Eh, sorry. Okay, so let's start with the letter A, no? Hello? Hello, class. Okay, pa mo? Na pa mo? Okay. Okay, thank you. So, for the letter A, ang unang stroke na to kay from bottom to top to bottom lagi. So, A number 1. So, 2. Then, A. Okay. So, ana lang na basically ana lagi button na to. Proper stroking lang o niya ana. So, for letter B, makara mo na masabot ra mo. So, ang number 1 ang atong buhaton gyud ang first stroke 1. Then ang two mura tag ani bitaw ning balik taw pagabata bitaw ang atong loan og pagsuwat, di ba? Proper lang ni kana murag pang professional na style nga pagsuwat. Okay? So, ang B ana siya, so number 3. Then 4. Okay. Okay. So buta sorry medyo bati no. Okay, ga paint ra may gamit po nako no. So ang C unsa man? Ang C mo siro ani kay mura sayop ni. Ah, pwede ra man one way ra or pwede pud kadaon niya. So one way ra man siro na. Or pwede ra pud ganaon niya. Oh. Top to oh, ana de. Gikan ka sa ubos ana, di ana. Okay. So anyways, tanawa lang ninyo ni nga drawing. No, to number 1 aning D kay top to bottom, then 2, then 3. Okay, so I think masabot roman siguro ang naa sa image, di ba, class? Yes, okay, so kana lang mo ni atong praktisan jud kay para nga mag kay engineer ba expected lang nindot ta og agi, di ba? Kinsa nakakuha na na nakaagi na nga engineering ka o nindot ikagagi na insay na storyaan na nga linya mo na kasagaran. Oh, nga na, so engineering ka, architecture ka, so dapat nindot kagagi, so ano ba, so siguro pag high school palandaan ka na nayuban ako akong sinuwatan yun kay capital letter tanan ba, so murag but lang may gani kay nga na nadaan akong sinuwatan high school pa ko kay wakay ko tantong naglisod pag kanang maglettering na mo sa college. Okay, so here is our activity, no? Muna ato activity man ako na ihatag ninyo una inyo na yung buhaton. So using the guidelines below, so wala lang ko nagpahasol ninyo, no? Okay, kapoy na kayo bito nga pagamon po na ako mo borders, pagamon po na ako ninyo o mga guidelines, so ako nakatag lang ko guidelines ninyo pero muna yung atong buhaton. Good. Kanang atong mga kanang tax kanang atong tarungon na po ni Ugama, no? Practice the 7 basic lettering strokes. For the first line, draw using pencil. So makita na to nga duhay linya. Maklaro ba ninyo, class? Makita ba? Nga example for this lettering stroke, kini vertical lettering stroke, naay 2 lines, di ba? Klaro na to. Hello. Okay. Ang first line ana kay ang pencil gamiton, ha. Ang second line ana ang tack pen gamiton. Okay, kato lang 3 katong pinakanipis nga tack pen ninyo. Okay? Klaro ra ta? Hello. Okay. So ang spacing nga gamiton ato ani. Mo ni ang spacing nga giingon bitaw nga gisisgot ato ganina, di ba? Natay ga hisgot og spacing. Spacing between characters, no? So mana ang atong i-follow po dani. So medyo sigkit ni sa gamay. Okay? So daghan man nga strokes. Basta lang importante ang first line kay ato first line kay pencil, second line kay tack pen, no? Pwede rin po kining spacing bitaw, pwede kinire awato ninyo. Okay ra ko na, kining spacing ani. Kining spacing nila ani, kining tolo, mura awato ninyo. Okay? So basically, inyo rin yung sundugo na yun na siya.
Okay, class. Kuha ra itong activity. Hello. Na mo confirm na to. Okay na ba mo? Naway basi na may mga pangutan na. Ay, sorry. Oh, ato na ipa-print. Mahatag ko ninyo ani in PDF form na. No. A4 ang paper ani, no? Atong bantayan jud ang A4 nga type nga paper ha kay kung inyong gamiton ani kay bond paper maguba ang yung text size. Kay kini kay 6mm jud text size ani. No. Di ba duha man ang duha mo to ka ballpen si palitin niyo no. Na text size kanang baga-baga o gato nipis, di ba? Di ba class? Oh. So kini dai so, nasa hayop po ang 6mm nga height mo na ang atong buhata ang takpen ana kay katong baga. Ang 3mm nga height mo to ang nipis. Di ba mo tong discuss mo to ganina, di ba? For a 6mm text height 0.6 ang atong kabag-on. For a 3mm text height 0.3 ang atong gamiton nga takpen, di ba? So mo atong gamiton po dire. Okay, klaro ra class? Okay. Okay, so anyways, kung namo yung mga pangutana, kuha na ko, ina lang ko. Okay? So, pero kining drafted by kini ani mo magsugod og butang og lettering. No? Kini wala ka bantay mo ani drafted by sheet number. So, ang drafted by ani of course ang inyong pangalan, then class schedule kay ang so magbutang mo magbuhat bag inyong kaugalingon nga kanang sa pani guidelines na ha. O amo ni ang atong apil po na sa grading na ko no. Apil na siya ang pag-fill out sa mga blocks. No, so mo matter na kini. Kini bitaw. So pagama mo og inyong kagalingon nga guidelines o niya ang spacing niya tarungon ninyo. So apil na sa grading na to ang atong pagbutangan na sa atong textbook. So practice sa punisya na sa ubos. Okay class? Klaro ra? Anyways, ang mga pangutana sure man ko moabot na siya ko magsugod na mubuhat. Ani 6mm lang ang plate number na to ang sheet number pod kuan. Plate number 1 man siguro eh. Then ang sheet number kay pila ka pages man na siya, di ba? Na-explain po na siya itong nagsigot taong planning of sheets ba? Ah, dili, dili. So itong activity na nanay font. Ay, nanay. Gaya-gaya-gaya naman siya rotaan eh. Plate number 1 ni siya. Then ang sheet number na siya 1 po di hapon. Okay? Okay, class? So I think there are... itong tanawa na. There are 4 plates, no? So, mo na yung plate number 1. So, again, class, ang atong printan na ni ka, ha? Kay A4 paper, ha? Dili short band paper. Dapat klaro na. Unsay napalit ninyo nga papel, A4 ba or short band? Then, kana, klaro ko dyan na mo ang A4. Kay kung dili A4 ang pag-print mo, ha? Ma-disrupt ang iyang size, malain siya. Okay? So dapat A4 ang mo-print ka ni A4 ang gamito nimo. No? So naay upat ka kuan din eh, upat ka lettering na siya. Plate number 2 na to. Kay kan ni, ang mga basic lettering strokes na to. So makita po daan eh, nga naan yung mga guidelines daan, naan yung mga graphing size daan. No? So ato praktisan tong mo ni atong praktisan aning naklaro ba? Mo ba igi? Ay, sorry. Kini siya. Mo niya itong paktisan sa ani nga plate, no? Bebe. Okay. No? Mo niya itong paktisan sa ani nga plate. So, letter L. Letter I, L, T, H. Mo niya itong paktisan, ana. Okay, class. So, ako na ni hatag ni upat ka plates na yun. Kaya naman eh, niya. Di lang po di yun next week ang atong deadline, no? Anto kong ipakita tanan plates, ha? Okay. Ah, dili. First one plate lang, tasugod sa. Una, pagbantay lang mo kay Kintahay, kana mura ito nga, para na ko, dili yun kayo nindo tanawon. Akong ipausob yun yung agi, ha? Kung ang grade ninyo mo fall o ganang half lang mo follow half akong iparepeat an yung agi no. Okay, klaro ra ta ana nga sabot. Hello class. Okay, so very good. So
Sa'yo na kaya ni class, oy. Pilar mo ra mataan ni gabalik tao grade 1 ani or unsa? Di ba? Basic lettering stroke ra. So sure na ninyo na basta kay parang professional looking na inyo mga strokes. Unya. Akin lang duha kung isugod ninyo plate 1 and plate 2. Okay? Kay para proceed na tapohon sa 3 and 4. Okay, so pangandam-andam mo. Oh. Akin ni gyud kaya rin ni next meeting submit na ta. Next week, no? Asya araw within the week kaya na kaya ninyo. No excuse na. Duha ra duha. Kini plate 1 and plate 2. Ha? Kaya di wala dali ra kayo di na mo magama o mga borders, di na mo magama kay kapoy na kay pagama ka mag borders, sige na ta mag borders sa atong art class sa una bito. Dito na lang, dito na ta lettering, di ba? Okay, so klaro ra, okay ra ta sa ato activity. Way mga pangutana, way mga unsa. So ang first na to kay 8mm ang text height. So gamita lang ninyo tong pinakabagaan ka tong 6mm nga text pen ninyo. Batong baga-baga nga text pen ha. Okay, class? Okay na? Okay, mo to. That would end our discussion. Onya, ako lang i-post nga activity nga classwork onya. Onya, kining pre-recorded video, ako lang i-post kaya para mabalik-balik niyo tanaw o basig na mo na sipiat o basig niyong lag internet ninyo. Pwede niyo matanaw to balik. Okay? Okay na, class? Klaro ra? Atong plates? Okay, na may pangapangutana sa atong topic today? Yes, ano man? Dili na. Ito ba, di ba na-discuss na? Nga, ang guidelines na to, dili na, pwede lang dili erison. Kin, tip number 3. So, after lettering has been completed, the guidelines are not erased. No? Kaya ang guidelines usually, kay, gamiton ganyan nyo para guidelines, kintahay, gamonggol number 2, ramo. Dapat bagong tahal ganyan yung lapis, kaya para nipis-nipis lang ang agi. Nipis o niya, dark siya gamay. Okay? Klaro ra? Miss John, masyari to. Okay, very good. So katulad man ang atong butang guideline naman ani kay ni drafted by og slash schedule plate number og sheet number. Okay, 3mm text height ang drafted by ha og slash schedule ang plate numbers ang 6mm text height ani duha. Okay, I hope you take note ninyo to. Okay? Okay na ta class? Klaro ra? Okay, very good. So anyways, kung na may pangutana, you can directly message me. So I think that ends our class for today. And I hope you would have a good weekend. Okay? So thank you for listening, class. Sige, bye-bye. Amping mo. Sige. Sige, bye-bye.